effort pa lamang sa Riyadh, may matinding aral ng natutunan ng mga bagong saltang OFW sa Saudi Arabia. Pinabayaan sila ng kanilang employers, kaya't bukod sa pagod at sa biyahe, gutom na gutom pa mga first-timer. May balitang medali si Roland Blanco. Nadatnan pa ng balitang Middle East ang dalawang OFW na ito sa isang bahay ng isang kababayan na nagpakain at nagpatulog sa kanila pansamantala. Dalawang araw kasing natengga ang mga OFW sa King Khalid International Airport sa Riyadh dahil hindi sila sinundo ng kanilang employer. Dumating ang dalawang OFW sa Riyadh noong nakaraang buwan ng Ramadan. Alam ko na Ramadan pero hindi naman siguro exemption or exempted na Ramadan, hindi kami masusundo doon sa ano. Sa karanasan naming dalawang araw doon, walang kain, walang tulog at saka walang tubig doon. Maliban sa dalawa, nauna ng sinundo ng kanilang employer ang apat pang natengga sa airport ng Riyadh. Ayon sa nagmalasakit na kababayan sa anim na OFW, hapong-hapo at gutom na gutom ang mga ito nang pansamantala niyang patuloyin sa kanyang bahay. Aniya, ginawa lamang niya ang nararapat at inisip niyang tama para sa mga kababayang pinabayaan ng mga employer sa airport pa lang. Humingi naman daw ng paumanhin dahil sa nakaligtaan nitong sunduin ang OFW. Ayon sa darawa, siniguro ng kanilang agency sa Pilipinas na walang aberyang mangyayari sakaling dumating sila sa Saudi Arabia. So sasabihin mo, makinig ka mabuti kasi gagawin mo. Wala itong magiging problema, importante makalabas ka. Pero pagdating mo doon sa Saudi, ang magiging trabaho mo, kung ano ang pinirma mo sa kontrata, sure na yun ang magiging trabaho mo, yun ang magiging salary mo. Wala magiging problema, sabi nila. Pero dahil sa problemang sinuong, nawalan daw ng saysay ang anumang layuning mayroon ang pre-departure orientation seminar o PIDOS para sa mga OFW, lalo na sa mga bagong salta sa bansang pupuntahan. Ang ano lang, masakit dun kasi nagbayad ako ng maayos, pagdating dito, ito pala madaratan ko. Yung matulog ako ng dalawang araw doon na walang kain. Ang payo nila sa mga OFW na parating pa lang sa ibang bansa, siguruhin may maayos na komunikasyon sa pagitan ng agency at employer bago pa lamang umalis sa Pilipinas. At ang pinakamahalaga, magbaon ng ekstrang pera. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Sa huling pakipag-ugnayan ng balitang Middle East sa dalawa, nakuha na po sila ng kanilang amo at kasalukuyan na po nagtatrabaho mga ito.